Good morning po mga kababayan. Meron kasi kaming nakitang bahay. Ayun oh. Dito sa bundok, papunta sana kaming sityo Mangod at nadaanan namin na may nakatirang tao dito. Bali ito mga kababayan, malamang mga katutubo rin po ito. Ayo, tao po. Naku, ang bahay po nila oh. At bumungad nga sa amin ang bahay na mayroon sila. Pinagtagpi-tagping mga balat ng kahoy at mga dahon ng saging ang nakadingding dito. Mga magkakapatid ang inabutan naming nakatira dito. Ang isa sa kanila ay mayroon ng asawa. 15 taong gulang pa lamang ito nang bumuo ng kanyang pamilya at mayroon na itong isang anak. Paano kaya sila nakakatulog ng maayos dito sa kanilang bahay? Gayong mga dahon lang ng saging ang nakadingding dito at may mga butas pa. Wala rin silang maayos na mga gamit. Ang kanilang mga damit ay nakasampay at na mga nakasako lamang. Ang kanilang pinaghihigaan ay wala man lang silang sapin tuwing malamig ang gabi. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Hello. Magandang umaga. Pasensya na ha. Tinanong namin sila kung kilala nila kami upang hindi sila matakot sa amin. Maistorbo ko kayo ha. Okay. Kilala nyo ba ako? Hindi nyo kilala. Pero nababalitaan nyo kami. Okay, anong pangalan ko? Ano yung tawag sa akin nila dito? Ano po si Pulong Biyahero? Ayun, oh, Pulong daw. Pugo yun ha, Pugong Biyahero. Magkapatid kayo? Opo, sir. Oh, papakilala muna ako ha. Ako si Paul. Ha, aka Pugong Biyahero nga. Kapatid mo siya? Opo, sir. Napakaganda niya, no? Oo. At sige, pwede akong pumasok din eh? Ay, o, pwede ha? Sa... Sige ha. Maliit pong bahay namin. Aba, okay lang okay yun. Lang po. Ako naalala ko sila... Ano to? Sina Christine, ganito din yung abuha nila dito nakalagay sa ganito. Kababayan, nakita kasi namin sila na dito po nakatira. So, bali yung bundo kasi to eh. So, ito pong mga to ay magkakapatid daw po sila. Ano pong pangalan mo? Judy Ann po. Siya po si Judy Ann. Ikaw naman, anong pangalan? Laila. Laila? Opo. Ikaw? Jaris. Ha? Jaris. Jaris? Okay. Ito? Anong pangalan mo po? So, ano sa'yo mangalan? Hara. Hara? Ganda ng mukha ninyo. Kayong dal... Ito, pamangkin mo. Pamangkon. Ito, anak mo. Okay. Nasaan ang inyong nanay, ang magulang? Doon po sa barangay namin. Mapula? Opo. Anong gawa sa Mapula? Dito po sila nagtatulong ng gabi. Ah, nagtatanim ng gabi? Hmm. Tapos dito kayo natutulog? Opo. Nag-aaral ba kayo ito? Nag-aaral po sila dito. Doon sa Pamantawan. Okay. Ikaw, anong grade mo na? Grade 5 po. Grade 5? Ilan mo edad? 40. 14? 14.
Grade 5 pa lang to, 14 years old. Ay, kaklase mo si Myling? Opo. Ang kaklase kayo. Tingnan niyo po mga kabayan, no? Napakaganda nitong batang ito. Ikaw ilang taon ka na? Hmm? Ilang 16 taon? 16 po. Ilang taon ka nag-asawa? 15. Bata pa, so isang taon pa lang itong bata? Wala pa. Wala pa? Ilang months pa lang yan? 10 months. 10 months. Mahiyain ang magkakapatid. Siguro ay dahil bihira lamang sila na makakita ng ibang tao na pumupunta sa kanila. Pasensya na po kayo mga mahiyain kasi itong mga ito. Okay, nasa ang imong bana? Trabaho. Trabaho sa? Kalinan. Kalinan. So wala pa kayong sariling bahay? Wala pa. So dito lang kayo nakatira din? Okay. Kasama niyo mga magulang niyo dito? Okay. Kamusta ang buhay niyo dito? Okay lang po. Okay lang. So, ano yung niluluto nyo? May niluluto kayo. Ano yung niluluto nyo? Pagkain. Pagkain po. Ano yan? Kamote? Bigas. Bigas. O, mabuti may bigas kayo. No? Kung napansin ko, kapalad pa rin ni Myling ng mga akin na isa pinsona. May tattoo sila. O, yan. Yan po yung palatandaan na sila ay lumad. Ano? Or, ata, no? Yes po. Ata mano po. Oo. Pasensya na kayo, ha. Gandang-ganda ako sa kanya. Okay. 14, ano yung pangarap mo pag dako? Maestra po. Maestra. Mostly talaga sila dito mga kabayan, maestra. Kamusta ang buhay dito, Bansong? Okay lang po. Okay lang kahit ganito? Pero tingnan nyo po yung bahay po nila, oh. Dahon lang ng saking ito. Ayan, oh. Sino gumawa niyan? Ha? Papa ko. Papa nyo? Paano pag umuulan? Hmm? Basa kayo? Opo. Anong ginagawa nyo pag napabasa dyan sa sulok? Wala kayong mga unan? Wala po. Grabe. Nasaan mga damit nyo, Bansho? Mga ganyan, nakasako lang. Asan yung mga sanina? Sanina? Ito po sa sako. Ah, ikaputang ninyo sa sako. Aron di mabasa, no? Tapos dito po mga provider. Buti may kugo naman. Pero ang problema, pag malakas ang lumbag yung paeng, andito kayo? Opo. Di ba saan basa kayo? Opo. Mga basa daw sila. Judian? Ah, Judian, tama? Yes po. Ali ka ba? Kamaya sa akin, ha? Gusto niya daw pong maging maestra. Si ate niya kasi may asawa na ito pamangkin. Yung bonsong niya kapatid. Okay. Sa sityo pamantawan ka nag-eskwela? Opo. Ba't? Wala ka bang pasok ngayon? Wala pa. Bukas pa. Ano ba araw ngayon? Monday? Monday. Pag Monday, wala kayong paso? Wala pa. Kasi wala namang bahay nila eh. Hindi daw siya pumasok ngayong araw dahil wala silang baon. Nakakalungkot dahil gustuin man nilang mag-aral pero hindi naman nila ma-provide ang ilan nilang pangangailangan sa eskwelahan dahil sa kahirapan nila sa buhay. Pagka wala kang baon, hindi ka pumapasok? Hindi po. Ano ba yung usual na baon niya? May balangang kamote, saka dabi. Dabi? Saka sagilin. Sa school, dadalhin na yun. So, pero wala? Wala. So, pag wala kayong gabi at saka hindi ka papasok? Hindi. Hindi naman papasok siya. Kasi may sakit naman siya. Ano sakit niya? Ulcer. Ay, ulcer ka? Yes po. Nalilipasan kasi siya ng guto. Kasi nalilipasan kayo ng pagkain. Pungin pa masakit dyan mo? Opo, wala akong pagkain. Masakit ng tiyan ko. Diyos ko, buti. Kawawa naman. Kawawa naman itong mga bata na to. May ulcer daw si Judian. Dahil minsan, hindi na nga ito nakakakain, lalo na sa eskwelahan kapag wala itong baon. Maghapon kasi ang pasok niya, kaya kailangan mayroon siyang ilalaman sa kanyang tiyan. Masakit ka mo yung tiyan mo ngayon? Opo. Buti mayroon na kayong mayroon na po silang sinain. Pasensya na kayo, wala kami dalang grocery. Kasi papunta lang talaga kami doon, i-check namin yung site. But anyway, wala akong makikita ang bigas nila dito mga kababayan.
bigyan na lang natin sila ng cash. Okay lang naman, no? Cash na lang, tapos... Ay, yung tinapay pala doon, kuya, oh, na yun. Kunin mo pala yung tinapay natin doon. Tinapay tayo doon kahit paano makakatulong sa kami. Halika. Anong grade mo na ulit? Grade 5? Grade 5, no? Gusto niya ang paglaki niya, teacher. Sino nagsusuporta sa pag-aaral mo? Ate po. Mama. Mama? Bakit late ka na nakapag-aral? Diba 14 years old ka na? Grade 5 pa lang po siya. Dapat yung 14 years old ay grade 8 na. Hindi ka nakapag-aral ni nanay? Nung bata ka pa? Kaya late ka na. Okay. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Okay. Dahil wala kang baon, madalas, hindi mo na itutuloy yung isang linggo na straight yung pasok mo? Sa isang linggo, ilang bilis ka lang pumapasok? Sa isa ka, simana daw, kapila nang daw ka nag-asood, eskwila. Adagana. Sa isa ka simana, kapila daw ka nag-asood. Lima o nom? Nabubuo mo ba isang linggo na nakapasok ka? Yung limang araw, nabubuo mo yon na nakakapasok ka? Hindi. Nabubuo. Pero ngayon ka lang hindi pumasok dahil wala kang baon. Apo. Okay, sige. Bibigyan namin kayo ng ano. Pagpasensyahan nyo na wala talaga kaming nadalang ano mga kababayan. Okay. Ganun yung kamay mo. Bibigay ko to sa'yo. Para makabili kayo ng... Unahin yung bigas. Tapos, bili kayo ng grocery, ha? O, pag nakabalik kami, bibili kami ng maraming grocery para sa inyo. Pero ngayon, habang wala pa kami tinakabalik, dahil medyo malayo ito. At tapos, pasensya. Pasensya nyo na itong tinatay. Siya po siya, wala po siyang birth. Wala siyang birth certificate? Wala po. Okay. Buti nakapasok siya sa school ng walang birth. Naintindihan kasi dito minsan, pag wala silang birth certificate, naintindihan kasi mga katutubo. Tabagay. Pero later on, naayusin yung birth certificate, narehistro na siya. Wala po, kasi wala po kaming pera eh. Wala kayong pera? Yung pera, pangkain mo niya. Sige, halika, dudian. Parang ito ha. Ito para sa inyo mga kapatid. Tatlo. Tapos ito na yung para sa iyong pamilya din, ha? Ano po? Bili kayo ng bigas. Kaya, wala kayong kape dito? Wala po. Anong ginagawa niyo pag wala kayong pagkain? Ano po eh? Kumuha po ako ng malanghoy at saka saging. Yun pong pagkain namin kung wala kami bigas. Ayun po. Siguro itong batang to kailangan mapacheck up to. Kain ka, huwag ka mapapalipas ng guntong para hindi sasakit yun dyan. Ha? Tapos unahin nyo palagi pag umaga bago siya pumasok, pakainin. Importante huwag siyang malilipasan ng pagkain niya. Hindi, pag may ulcer kasi talaga, pinagbabawal lang muna yung saging nilinaga kasi mataas ang acid nun. Mahapdi sa sigmura yun. Kaya hindi kamote. Talaga, hindi advisable. O kamote. Kamote pwede. Hindi advisable ang saging. Grabe. Kasi pag talagang ganyan, lalala yung sitwasyon niya. Okay. No? Nasaan si mama ulit? Nasa ubos? Apo sa barangay. Ilang taon na yung mama niyo? Wala pang taon. Wala? Gabi pa. Pila edad na yung mama? 43. Bata pa. Kasi kayo, huwag kayong matatakot magpagamot. Mayroon tayong pakibato para ma-check up siya. Kayong mga katutubo, binibigyan kayo ng gobyerno natin. Libreng gamot. Libre lahat. Porpis ba si mama mo? Membro ng Porpis? Hindi po. Bakit? Kasi po, sabi po nga mga kasama namin, huwag kang mag... Purpose. Bakit? Kasi daw, may 666 daw. Ito. Ha? Kasi niya, ano daw yung sa 666? Na? Natakot. Bakit natatakot? Bakit natatakot si mama? Hindi naman gusto ng mga kapitbahay namin niya. Yung sign of evil, sir ba? 666. Takot sila kasi baka matatakan sila.
Kasi may paniniwala pa rin. Hindi, marami ng katutubo. Di ba sa sitio pa mantawan sila, Mylene. Yung iba, ano sila ng four face? Yun, binibigay yun, huwag kayong magalit sa akin. Yung ganung paniniwala, huwag nyo na yung anuhin. Huwag nyo na yung, kumbaga, paniwalaan. May Diyos tayo. Ha? Siya yung paniwalaan natin. Pag miyembro ang pamilya ninyo, sinanay ng four face, malaking tulong yun. Halimbawa, sa eskwela, sa pag-aaral, kaya binibigyan ng gobyerno natin, DSWD, sa four piece, para nakatulong sa pag-aaral. Kung ilan yung mga kapatid mo na hindi nakapag-aaral, yun yung bibigyan ng four piece. Pag kayo nagkasakit, kahit wala kayong PhilHealth, automatic, pag may four piece ang pamilya, wala kayong babayaran sa ospital. Yun yung kagandahan noon. Sana mailakad, no? Kuling di ano, baka po may nanonood sa ating barangay na DSWD, baka pwede nyo po kayo matulungan. Anong pangalan ng nanay mo? Lita po. Ano apelido? Balagisi. Balagisi? Opo. Okay. Baka sakali lang po kami matulungan. Ano? So yun ha, sana makatulong sa inyo yung 5,000. Siyempre, hindi lang 5,000 yung ibibigay ko sa inyo. Dadagdagan pa natin ha. Dahil padala ito ni Tito Rico. Tito Rico yung tumutulong po palagi din sa amin, sa mga una nating natutulungan. So, ito, additional ha. 1, 2, 3. Ito. Yan, tapos 2,000 ha. Maraming salamat po. Okay, so bali 10,000 yung nasa sa inyo para makatulong sa inyo ha. Itago niyo yan ha. Itago, ha? Bili kung ano yung importante yung bilihin lang. Ito po yung binigay niyo sa amin. Bibili namin ng bigas, saka damit, at saka birth. Birth certificate. Opo. Hindi, kung sa birth naman, at saka grocery, kami na ang ano nun. Kami na bahala. Yung birth certificate, matutulungan namin kayo siguro sa isang araw o sa susunod na araw. Pero kung mayroong maire-rehistro na, kasi ang una dong step, i-register muna no, dito sa Sanggunian. Late registered. Oo, late registered kayo. Then kami naman yung magpa-follow up sa NSO na. Ha? Okay. Okay, sige. Basta yung pera na yan, itabi nyo muna ha. Kung wala namang kaimportanteng bibilihin, itabi nyo lang muna. Itabi nyo muna. Pero ngayon, baka hindi agad kami makabalik. The next day, bili muna kayo ng bigas. Okay. Pero isave nyo yung pera ha. Baka may kailangan kayong bilhin, no? Opo. Okay? Magpapalimpas ng pagutom, ha? Opo. At titingnan namin, tutulungan ka namin madalas sa pakibato, ha? Pagbalik namin para mapagamot ka. Huwag palilimpasan ng pagkain, ate, ha? Opo. Okay? Tapos, mag-aral mabuti. Ha? Iwas ka muna sa kape. Oo, huwag ka muna magkape. Kakape ka? Paano pag sobrang sakit ang tiyan niya? Ganun lang siya. Parang halos na namatay siya eh. Tapos sobrang sakit? Tapos dinala po ang ate ko dun sa pamantawan. Pinagamot lang? Tapos hindi naman. Tapos wala namang gamot. Bumalik na kami sa bahay naman. Bawa naman itong mga bata na ito. Sige, babalikan ka namin na. Sa pakibato pwede naman Kuya Eli, no? Opo. Pero mayroong ano ba dyan? Meron din sa Malabong. Meron man. Meron? Sige. Tapos, ibila namin kayo ng kailangan nyo pa, ha? Kung makatapos kong eskwela, katabang ko sa kong ginikanan nga, lisod po. Yeah. Gusto na ko nga, masagot mo, makatapos dyan ko. Maana akong gusto nga. Gusto kong maging teacher po. Pero nangangamba ako. Baka hindi ko yun matupad dahil sa hirap ng aming buhay. Sige. Sige po, marami pong salamat mga kababayan. Siya na po si Judy Ann, yung ate niya. So nakita lang kasi namin sila dito. At babalikan na lang po ulit namin sila. Marami pong salamat.